Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang 162nd taong anibersaryo ng kapanganakan ng isa sa mga anak ng Camarines Norte, si General Vicente Lukban. Siya po ay isa sa mga pinakadakilang bayani ng bansang Pilipinas na nakasama doon sa revolusyon ni Emilio Aguinaldo. Mga kababayan, siya po ay unang nakakita ng liwanag ng daigdig sa bayan ng Labo, Camarines Norte. Siya ipinanganak ni Andrea Rilles Lukban, isang tiga Labo, at ang kanyang tatay po ay si Agustin na tiga Mauban, Quezon. Sila po ay nanirahan sa Camarines Norte at sa di kalaunan nag-aral sa daet sa Escuela Pia. At ganun din, matapos nito, siya ay tumungo sa Ateneo Municipal sa Manila, sa Intramuros, kung saan siya naman ay nag-aral ng sekundarya at ng kolehiyo sa Universidad de Santo Tomas at sa Colegio de San Juan de Letran. Siya po ay naging isang abogado. At siya ay nagtrabaho sa Manila. At habang siya ay nagtatrabaho, doon niya nakilala ang ilan sa mga makabayang Pilipinong mga nakapag-aral din. At ito ay sina Doroteo Jose, sina Marcelo del Pilar. At siya ay naging kasapi ng masoneria, no? Ng isang samahan na kung saan ito ay malayang nag-uusap tungkol sa mga reformang kinakailangan sa Pilipinas at tungkol sa paghinto ng mga pang-aabuso ng mga dayuhang Kastila sa mga Pilipino. Kaya nga po, habang siya ay nagtatrabaho sa Court of First Instance sa Manila, siya ay nagdesisyon na umuwi ng Bicol. At sa daet, siya ay nagtrabaho, naglingkuran bilang isang juez de paz, subalit hindi rin nagtagal ay nilisa niya ang ganitong uri ng trabaho at siya ay naging abala sa pag-organisa ng isang pang-agrikulturang kooperatiba. At ito ay tinawag niya sa salitang Espanyol na La Cooperativa Popular. Ang La Cooperativa Popular po ay naitatag noong 1894. Ito po ay isang organisasyon ng mga magsasaka na nagmumula sa bayan ng Indan, Basud, Talisay, Daet, San Vicente. At dito, ang mga magsasaka ay nag-iipon-ipon, nagtutulong-tulong upang ang kanilang produkto ay maibenta direkta doon sa mga mamimili sa merkado at hindi nadadaan sa mga tinatawag na mga traders or middlemen. At dahil dito, umunlad ang isang kooperatibang itinatag na siyang pinakaunang pang-agrikulturang kooperatiba sa kasaysayan ng lalawigan ng Camarines Norte at ganun din ang Bicol. At ito ay palihim na sumusuporta sa isang namumuong samahan na bahagi din ito si Vicente Lukban. Ang samahang po ito ay tinatag ng isang dating kasapi ng La Liga Filipina ni Rizal na Tigatondo. Ang pangalan po, Andres Bonifacio. At ito ay tinatawag na kataas-taasang kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. At si General Vicente Lukban, nung siya ay nagtatag nito, ay pinilit niyang paunti-unting makapagpadala ng suportang pinansyal na palihim sa katipunan na pinamamahalaan ni Bonifacio at ng ilang mga makabayang Pilipinong kabataan na nagnanais ng isang pag-aalsa laban sa mapanupil na rehimen ng mga Kastila. At dahil po dito, si General Vicente Lukban
ay naging abala sa parot-parito sa Manila. At sa isang kanyang pagpunta sa Manila, ay pinaghinalaan siya na isa sa mga nagnanais na mag-alsa. One of those who were plotting to overthrow the Spanish government in the Philippines. And therefore, Vicente Lukban was captured by the Spaniards in one of his travels to Manila because of that suspicion, and he was incarcerated in the Bilibid. And while in the Bilibid, he met both criminals and nationalists. He met there Juan Luna and many other Filipino nationalists. Doon na pag-usapan nila ang ilang mga bagay na may kinalaman tungkol sa kalayaang kanilang nais makamit mula sa kuko ng mga dayuhan. Siya ay hindi kaagad-agad na palaya. So nung pumutok ang rebolusyon noong 1896, doon sa Cry of Balintawak or Cry of Pugadlawin, noong August of 1896, si Lukban po was still languishing in jail. And he was only freed in the middle or in the third quarter of 1897. Pinalaya siya dahil ayon sa aking mga nakunang panayam, nakapanayam ko ang isa sa mga nakulong doon sa Bilibid na kasama ni Vicente Lukban, si Diego Linyan. Yung anak po ni Diego Linyan, ako ay nagkapalad na makausap si Dr. Jose Linyan. Siya ay isang daang taong mahigit na ng yumao. Nakapanayam ko siya, sabi niya sa akin, kaya naman pinalaya sina Diego Linyan at Vicente Lukban dahil noong panahon na yon, ang gobernador general ay isang mason. At ang namamahala ng Bilibid Prison sa Intramuros ay isang kasapi din ng mason. At sila ay may mga sinasambit na mga salitang tinatawag natin password. At doon ay nagkaintindihan sila kung kaya't pinalaya yung mga taga-Daet. May Karanseha, may Abanyo, may Linyan, no? Magkakasama silang pinalaya. At imbis na ang dibdib ni Vicente Lukban ay lumambot at wag nang maghimagsik laban sa mga Kastila, Vicente Lukban instead became steel-breasted. Siya ay naging mas nang himagsik ang damdamin laban sa mga Kastila. And in September of 1897, he joined Aguinaldo in Cavite. At doon sa Cavite ay sumama siya sa maraming mga labanan kasama si Emilio Aguinaldo. At nanalo sila sa mga Kastila sa maraming pagkakataon hanggang sila ay tumungo sa Biak na Bato sa Bulacan. And since there was a stalemate between the forces of the Spaniards and the Philippine revolutionaries in 1897, Governor Fernando Maria Primo de Rivera tried to strike a truce with the revolutionaries. So he said that since we cannot defeat each other, no? So there was an impasse. So it would be better that the stalemate would result to a peace pact, no? Kaya nga nagkaroon ng peace pact of Biak na Bato. And because of that, the forces of Emilio Aguinaldo along with Vicente Lukban were exiled as part of the agreement to Hong Kong. Kaya nga dumating sila sa Hong Kong on December 29, 1897, and while in Hong Kong, Aguinaldo and Lukban went to Singapore to confer with the American consul there and to discuss the possibility of going back to the Philippines and wresting the Philippines from the Spaniards with the help of the Americans. So yun ang discussion nila sa Singapore hanggang sa Hong Kong. At habang nasa Hong Kong, yun ay isang British colony, Vicente Lukban went to a military school and there he trained himself in military science and tactics.
and he became an expert on military engagements. Kaya nga po si Vicente Lukban ay talagang sanay at bihasa sa mga bagay na may kinalaman sa Puwersa Armada. At habang nasa Hong Kong, alam naman natin na nangyari, ay lumusob ang mga Amerikano sa Pilipinas. Pero alam ni Vicente Lukban na ang mga Amerikano ay hindi sincero. Na ang mga Amerikano ay kunyari lang tutulungan ang mga Pilipino laban sa Kastila. Subalit nung makarating sila sa Pilipinas, hindi na nila binigyan ng pagkilala ang paghihirap, ang mga sakripisyo, ang pagkamatay ng maraming Pilipino sa labanan laban sa Kastila. Inangkin nila ang Pilipinas, sinarili nila ang Intramuros at sinabi nilang walang makakapasok na Pilipino o sino mang revolusyonaryo sa Intramuros. At dahil doon, nabalitaan ni Vicente Lukban habang nasa Spain siya. Kaya in July of 1898, matapos magdeklara ng kalayaan si Emilio Aguinaldo sa Cavite, dumating sa Pilipinas galing sa Hong Kong si Lukban. Subalit bago yun, ay sumulat siya sa mga taga Camarines Norte, sumulat siya sa mga taga Cavite na ihanda ang puwersa ni Lukban at lulusog kami sa Timog Katagalugan. At yun nga ang ibinigay na assignment sa kanya ni Aguinaldo, ang Timog Katagalugan, at nasakop niya ang maraming lugar, nanalo siya sa maraming gera laban sa mga Amerikano sa Timog Katagalugan. Dahil dito, sabi ni Antonio Luna, isang general ng Revolusyon, gawin natin siyang isang koronel ng Revolusyon at ipadala natin siya sa rehiyon ng Bicolandia. Kung kaya't noong Setyembre, 1898, nakarating si Vicente Lukban dito sa Daet at nagkita-kitang muli ang mga inorganisin niyang mga kasapi ng La Cooperativa Popular, na ang katotohanan nito, mga kababayan, ang mga kasapi ng La Cooperativa Popular na sina Ildefonso Alegre, sina Marianito Saldua, sina Tomas Saldua, ay nagkamamatay noong April 1898 sa isang Daet Revolt. At yun ay dahil sila ay naging kasapi ng katipunan. Ang pinakaunang unit, ang pinakaunang sangay ng katipunan sa labas ng Manila sa Katimugang Luzon ay dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Si Vicente Lukban ang nagtatag ng pinakaunang unit ng katipunan. That's why Camarines Norte has that inviolable distinction of being the first ever to organize a katipunan cell outside of Manila. Kaya nga si Vicente Lukban ay lumusob sa Daet, at pagdating niya dito, si Valeriano Cuanyo, na siyang kapitan municipal o mayor ng Daet, ay ibinigay ang pamumuno kay Antonio, kay Colonel Antonio Sanz, isa sa mga nagtatag ng First Rizal Monument, na siya ay isa sa mga kasama ng puwersa ni Vicente Lukban. Tumungo sila sa Nueva Cáceres, sa Naga, at pagdating nila doon, ang lahat ng mga praile, lahat ng mga gwardiya sibil, lahat ng mga opisyal na Kastila ay prisoners of war na ni Elias Angeles. At ito ay, at saka ni Félix Plazo. At ito ay nagsabi na ibinibigay namin sa iyo, Vicente Lukban, ang pamumuno ng buong Nueva Cáceres. Kung kaya't noong Setyembre ay doon nanirahan si Vicente Lukban halos isang buwan. Pagkaraan nito ay tumungo siya sa Albay noong Oktubre, at siya din ang naging pinuno ng Albay, at tumungo siya sa Samar noong Disyembre, 31 ng Disyembre, 1898. At pagdating niya doon sa Samar, sa Kalbayog, ay nagpanba siya ng isang kalatas, Con Poblamos Samareños y Leyteños, at sinasabi niya doon na ako ang ipinadala ni Presidente Emilio Aguinaldo bilang pinuno ng buong Samar at Leyte. So yun na ang naging umpisa ng kanyang karera militar,
at doon siya ginawang isang general ng revolusyonaryong pamahalaan ni Ganaldo at siyang civil and military governor of the entire summer. Kaya nga nung naganap ang Balangiga Massacre noong September 28, 1901, the infamous Balangiga Massacre where the American forces were practically wiped out by the Filipino revolutionaries who were just wielding bolos. And of course, a strong determination and resolve to defeat the enemy, which was recorded in the American war documents, war records, as the worst defeat of the Americans in the Pacific. No? Na kung saan ay na-wipe out ang mga sundalong Amerikano. Sinasabi nila na it was to the credit of Vicente Lukban that the Balangiga Massacre became a triumphant moment, a shining moment in history of the Philippines, no? Yung Balangiga Massacre. At dahil doon, naging wanted si Vicente Lukban ng mga Amerikano. Hinanap siya. At kahit nung sumuko na nung January 1901 si Aguinaldo at sinabi ni Aguinaldo in all the field commanders to surrender to the Americans, Vicente Lukban never heeded the call of Aguinaldo to surrender. And he never surrendered to the Americans, unlike Malvar, no, of Batangas. He was captured eventually, no? On February 21, 1902, by a conscripted bunch of soldiers who were used by the Americans, no, as a ploy in order to trap Vicente Lukban dun sa Samar. Kaya nahuli siya sa pamamagitan ng mga Pilipinong sundalo, hindi sa pamamagitan ng mga Amerikanong sundalo. At he was captured, and according to American war records, it was one of the most important moments in the military campaign of the United States when General Vicente Lukban was captured by the Americans. Dahil siya ay talagang isa sa pinakamabangis at kinatatakutang general ng revolusyon noong nakikipaglaban ng mga Pilipino sa mga Amerikano. Mga kababayan, ano po yung pinapahayag ng buhay ni Vicente Lukban sa atin sa kasalukuyan? May nakikita po tayong tatlong bagay. Una po, he was an initiator. He was a pioneer of empowerment of the people. He empowered the people when he organized the towns, when he held elections in different towns of Samar, when he prepared Samar for confrontation against the war machinery of the Americans, when he tried to conscientize the people of Samar so that they would be united. So he was a pioneer of people empowerment. Second, he had a great concern for the underprivileged. No? When he organized La Cooperativa Popular, mga kababayan, ang lalim ng kanyang pagmamalasakit sa mga taong mahihirap sa mga nasa laylayan. Si General Vicente Lukban gumawa ng isang kooperatiba at nagtatag ng kilusang katipunan na siyang pinakauna sa Bicolandia dito sa Camarines Norte. At pangatlo po, una, pioneer of people empowerment. Second, he had a great concern for the poor, for the underprivileged. At yung pangatlo, he had an uncompromising principle for what is good for the nation. Hindi siya sumuko kung ano ang dapat at nararapat para sa bansa. Ang kalayaan mula sa kuko ng mga dayuhang Amerikano. So yun po yung pwede nating makita sa buhay ni General Vicente Lukban. Ngayong panahon ng pandemya, kailangan po salaminin natin yung tatlong bagay na yun. Pioneer of people empowerment, concern for the poor and the underprivileged, and third, yun pong
malalim na pagmamahal sa bayan. Maraming salamat po at mabuhay ang bansang Pilipinas.